Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Ido, kay Lilibit Tumage, Merlinda Albis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jean Keferes, Josephine Castillo, Angelito Brunola. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa screen nyo mga idol. Nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo. Maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Harry Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala, idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nakakasigurado itong si Tia Sidis na hindi sila agad mapaghihinalaan dahil mga bata ang kanyang mga kasama. At naisip din ng matandang babaylan na tama ang kanyang desisyon na ipinasunod itong si Buno doon sa Kampo Utso para makatulong sa grupo nila ni Putsok. Batid ng matandang babaylan na malakas ang kanilang makakalaban doon sa Kampo Utso. Bukod sa nakapwisto na ang mga ito, mas lumawak pa ang kapangyarihan at lakas ng mga talim doon. Inutusan din ng matandang babaylan na huwag maglagay ng mga puder ang kanyang mga kasamahang bata. Nais kasi nitong si Tia Sidis na sila na mismo ang lalapitan ng mga talim. Alam ng matanda kapag nararamdaman ang presensya ng mga bata ng mga talim, siguradong gagawa ng paraan ang mga ito para makalapit sa kanila at gagawa ng paraan para mabihag ang mga bata at magamit sa kanilang binabalak. Kinabukasan, maagang umalis si Tia Sidis kasama pa rin ang mga bata. Naglilibot ang mga ito doon sa lugar hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa isang malaking tindahan kung saan mayroong isang kainan doon sa gilid. Nagpasyang kumain na muna ang mga ito at habang kumakain ang kanilang grupo, may napapansin silang kakaibang mga nilalang doon sa unahan. Nakakaramdam din ng kakaibang mga presensya itong si Tia Sidis galing sa mga ito. Kinutuban ng masama itong si Tia Sidis sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabilang banda ng kanyang pag-iisip, natuwa din ang babaylan dahil gumagana ang kanyang pinaplano. Mukhang nararamdaman ng mga kampo ng kadiliman ang mga presensya ng mga bata. Ngunit gayon nga lamang, kinakailangan pa rin nilang mag-iingat dahil hindi pa nila alam kung tanging mga talimba ang nandirito. Wika nitong si Tia Sidis sa kanyang mga kasama. Bituin, alam kong nararamdaman mo ang mga presensya ng mga nilalang na umaaligid sa atin. Mag-iingat na kayo. Mukhang hindi naligtas simula sa mga oras na ito. Kailangan niyong manmanan ang bawat galawan ng mga nilalang doon sa unahan. Akiko, alam mo na ang mga dapat mong gagawin. Ngunit panatalihin lamang ninyong nakabukas ang inyong mga depensa. Huwag niyong isara ang inyong mga presensya. Para patuloy tayong mararamdaman ng mga ito, magkukunwari na lamang tayong walang alam sa kanilang ginawang pagmamasid at pag-aligid sa atin. Dadalhin natin ang mga ito sa isang tahimik na lugar at doon natin huhulihin ang mga ito. Tara na! Umalis na tayo. Umaasta na lamang kayong walang kaalam-alam sa kanilang presensya. Ngunit lagi kayong nakahanda kung sakaling may gagawin ang mga ito sa atin na hindi kaya-aya. Naglalakad na ang mga ito at sumaglit doon sa mga taong nakikita doon sa gilid ng kalsada at nagtatanong itong si Tia Sidis tungkol sa lugar kung saan tahimik at walang katao-tao. Ang ilan naman sa kanilang napagtanungan agad na sinabi ang lugar kung saan tahimik at walang masyadong gumagalang mga tao
Nandoon lamang ito doon sa unahan ng kanilang kinaroonan. Mayroong isang daungan ang nandoon. Kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Agad nang nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad. Ang nasabing daungan ay nasa dulo lamang ng lugar. At bago mo marating ang daungan na iyon, kinakailangan mo pang dumaan doon sa kalsada na napapalibutan lamang ng mga bakawan. At sa tingin nitong si Tiasidis, iyon ang magandang lugar para sa kanilang binabalak. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito, wala na silang nakikitang ibang mga tao at mga kabahayan. Dumadaan na mga ito sa gilid ng mga bakawan. At habang naglalakad ang mga ito, nararamdaman din nila ang ginagawang pagsunod ng mga nilalang. Napapangiti na itong si Tiasidis at naghanap lamang ito ng magandang pagkakataon at lugar para gawin na nila ang kanilang pinaplano. Muling wika ng babaylan sa kanyang mga kasamahan. Napakatahimik na ang lugar na ito. Bituin, Akiko, sa aking paghudyat, ilatag niyo agad ang mga usal na panghuli. Utoy, Abo, sunggaban niyo agad ang mga nasa hulihan at ako na ang bahala sa mga nandoon sa harapan. Ang mga sumusunod sa kanila ay kabilang sa grupo ng talim na gumagala doon sa bayan para maghanap ng mabibiktima at naaktuhan ang kanilang grupo ni Tiasidis sa mga pagkakataon kanina. Kaya agaran na sinundan ang mga ito hanggang sa dumating doon sa may kainan. Lumipas ang ilang mga sandali. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, ang grupo nila ni Tiasidis patuloy naman na sumusunod sa kanila ang grupo ng talim. Ang plano sana ng mga talim, sundan lamang si Tiasidis kung saan papunta ang mga ito at kung saan ang kanilang tirahan bago sila gagawa ng paraan para mabiktima at mabihag ang mga pinagkakainterisan na mga bata. Ngunit walang kaalam-alam ang grupo ng mga talim na alam na ng grupo nila ni Tiasidis ang kanilang ginawang pagmanman at pagsunod sa mga ito. Kaya pinagplanuhan na ang mga ito ng grupo nila ni Tiasidis at makalipas ang ilang sandali, tumigil na sa paglalakad ang babaylan, pati na rin ang mga bata. At sa isang iglap, wika nitong si Tiasidis, "Ngayon na, bituin, Akiko!" At pagkatapos mabilis na umindak sa lupa ng sabay sina Akiko at bituin at nagbitaw ng mga salitang banyaga. Dito na biglang nakakaramdam ng pagkahilo at pamamanhid sa kanilang mga katawan ang mga talim. At kasabay naman sa mga ginagawang pag-uusal at paglatag nila ni Akiko at bituin na wala naman sa kanilang kinatatayuan ang dalawang mga bata na sina Utoy at itong si Abo. Habang ang mga talim, nabatid agad ng mga ito na mayroong malakas na usal na mga pamako ang tumama sa kanila sa kabila ng kanilang pagkagulat. Kaya mabilisan na gumagawa na din ng mga usal na pangbasag ang mga ito. Ngunit walang saysay ang kanilang binabalak at pinaplano dahil biglang sumulpot doon sa kanilang harapan ang matandang babaylan na si Tiasidis at wika nito sa kanila. "Hindi na kayo makakatakas, mga hunghang." Pagkatapos nagbabanggit ng mga salitang Latin ang babaylan na nagiging sanhi ng pagkaparalisa ng kanilang mga katawan at lalong hindi na makakilos ang mga ito. Kasabay naman ng pagbabanggit nitong si Tiasidis ng mga usal, biglang sumulpot sa likuran ng mga talim ang dalawang mga bata na sina Utoy at Abo na mabilisang nagpakawala ng mga pag-atake. Puntirya ng mga ito ang mga ulo at liig ng mga talim para mawalan agad ng malay ang mga ito. Hindi sila pinatay ng mga bata. Ayon na din sa utos nitong si Tiasidis, kailangan na mahuli nila ng buhay ang mga ito para matanong tungkol sa kinaroroonan ng kanilang iba pang mga kasamahan dito sa bayan at sa isa pang alas. Matapos na mapatumba nila ni Abo at Utoy ang tatlong nasa hulihan, pinitik naman agad nitong si Tiasidis ang liig ng mga talim sa harapan. Kaya bumagsak na din agad ang mga ito at nawala ng malay. Lumipas lamang ang ilang mga segundo, nakahandusay na
ang walong mga talim na walang mga malay. Utos agad nitong si Tiasidis sa mga bata. Itabi niyo muna ang katawan ng mga ito doon sa gilid ng mga bakawan. Sasaglit muna ako doon sa unahan. Maghanap lamang ako ng magandang lugar para paglalagyan sa mga ito. Matapos naman iyon, agad na tumalima ang mga bata sa utos nitong si Tiasidis. Isa-isa nilang dinala ang mga walang malay na katawan ng mga membro ng talim doon sa likod ng mga malaking puno ng bakawan. Samantalang itong si Tiasidis, mabilis itong sumuot doon sa kalubluuban ng mga bakawan at naghahanap ito ng tago at magandang lugar para sa kanilang gagawing pagsasagawa ng mga ritual. Tatanungin muna ni Tiasidis ang mga ito at kung magmamatigas ang mga membro ng talim, mapipilitan siyang gawin ang mga ritual para mabasa niya ang mga utak ng mga ito. Ngunit hindi nga lamang ito madali. Dahil sa kanyang gagawin, tiyak nitong si Tiasidis na manghihina ang kanyang lakas. Sa kabilang banda naman, doon sa lugar ng Kampuotso, sinimula na din nila ni Butchok ang pagtatanong doon sa mga nahuli nilang mga kasabwat ng mga talim. Wika ng binatilyong sundalo. Magsabi kayo ng katotohanan kung gusto nyo pang bumalik sa mga pamilya nyo doon sa Tumana. Dahil kung magmamatigas kayo, mapipilitan akong kitlan kayo ng buhay. Nandito kami sa lugar na ito para tulungan at harapin ang mga rebelde at para na rin protektahan ang mga taong naninirahan sa lugar na ito. Kaya kung ako sa inyo, magsabi na kayo ng totoo at makipagsabwatan na kayo sa amin dahil wala na kayong magagawa pa. Bihag na namin kayo. At sa mga sumunod na mga oras, maaring hinahanap na kayo ngayon ng mga pamilya ninyo. Ayaw kong mag-alala ang mga ito para sa inyo. Ayaw kong mawasak ang kanilang mga puso kapag nakita ng mga ito ang mga walang buhay ninyong katawan na nakalutang sa may sapa. Kaya magsabi na kayo ng totoo. Takot na takot ang anim sa kanilang narinig. Nakita nila sa pagmumuka ng binatilyong sundalo ang kakaibang bagsik at alam nila na hindi ito nagbibiro. Sinabi agad ng mga ito ang iba pa nilang mga kasamahan na kasabwat ng mga rebelde. Sinabi din nila kung papano gumalaw ang mga rebelde dito sa kagubatan ng Kampuotso. Ngunit hanggang doon lamang ang kanilang nalalaman dahil limitado din ang pakikipag-ugnayan ng mga rebelde sa kanila. Maraming inilihim pa rin ang mga ito sa kanila. Naniwala naman itong si Butchok dahil nakipagkasundo na sa kanila ang mga ito at nangangakong tutulong sa kanilang binabalak na paglaban doon sa mga rebelde. Humihingi na din ng kapatawaran ang mga ito sa kanila, lalong-lalo na doon sa dalawang matanda na binugbog nila sa nagdaang gabi. Nangangako naman itong si Butchok na tulungan ang mga ito at protektahan ang kanilang lugar sa Tumana laban sa mga rebelde at siguraduhin na hindi na muling makakapasok ang mga ito doon sa lugar ng Tumana basta't magtutulungan lamang ang mga ito. Lumipas ang ilang mga sandali. Muling nagpupulong ang grupo nila ni Butchok. Balak kasi na binatilyong sundalo na dalhin na ang anim nilang nabihag doon sa lugar ng Tumana. Dalhin niya ang mga ito doon sa kanilang mga pamilya at ipapaliwanag nila ang mga nangyayari doon sa nagdaang gabi. Makalipas ang ilang mga sandali, dinala na nila ang anim pati na ang dalawang matanda pabalik doon sa kanilang lugar sa Tumana. Kasama nitong si Butchok ang kanyang mga kaibigan na sina Nunoy, Tuto at ang pamilya ng mga mangangatay. Naiiwan naman ang grupo nila ni Major Golby kasama itong si Bono doon sa kanilang kampo. Habang binabagtas nila ang daraanan papunta doon sa may Tumana, tanong nitong si Maki kay Butchok. Ano ngayon ang binabalak mo, Dudong Butchok? Sana lamang makipagtulungan ang mga tao doon sa Tumana para kalabanin ang mga rebelde. Para sa kanila ang ating gagawin at sana makipagtulungan ang mga ito sa atin dahil kung hindi, patuloy lamang silang guguluhin ng mga ito.
Sagot naman itong si Butchok kay Maki. Sa tingin ko, sa mga pagkakataon na ito, Tio Maki, makipagtulungan na ang mga ito sa atin. Natitiyak ko na ang karamihan sa kanila magkakaroon na ng pagtitiwala sa ating grupo dahil na rin sa gagawin na tulong ng mga ito. Ngunit habang naglalakad ang mga ito, biglang nagpalingon-ingon ang kanilang grupo sa buong paligid. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, kasalukuyang dumadaan ang mga ito doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy papunta na doon sa may tumana. Nakakaramdam kasi ang mga ito ng kakaibang mga presensya at natitiyak nilang hindi mahihina ang mga ito. Agad na bulong na wika nitong si Nonoy kay Butchok. Buddy, mukhang may mga umaligid na mga nilalang sa atin. Baka mga kalaban ang mga ito. Baka ang mga nitibong amaranhig ang mga ito. Tumigil na din sa paglalakad itong si Butchok habang nakikiramdam. Naglatag na din ito ng mga usal. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga ginagawang usal nitong si Butchok, may nasipat na silang anim na mga katao ang naglalakad papalabas ng mga kakahuyan. Agad nilang nakikilala ang mga postura at hitsura ng mga ito. Nakasuot kasi ang mga ito ng mga maitim na damit at mayroong nakasulat na kulay pula sa kanilang mga dibdib. Sambit na lamang nitong si Butchok. Sina Arid, buddy. Sumunod na din pala ang mga ito sa atin dito sa Kampo Utso. Mas mabuti kung ganun. Malaki ang kanilang maitulong sa ating kinakaharap ng mga kalaban. Nang tuluyang makalapit na ang grupo nila ni Arid, tinanggal na ng mga ito ang kanilang mga maskara sa kanilang mukha at tumambad sa kanila. Ang tunay na hitsura at kaanyuhan ng mga ito. Kasama nitong si Arid ang tatlong batang mamamaslang na sina Duroy, Jumong at Nimpa. Kasama din ng mga ito ang dalawa pang kabataan na galing doon sa lugar ng Basak. Agad na wika nitong si Arid. Butchok, nandirito kami para tumulong. Kahapon pa kami dumating at nakikiramdam muna kami at nagmanman. Alam din namin ang presensya ng mga nitibong amaranhig at hindi basta-basta ang kanilang lakas. Alam din namin ang problemang kinakaharap ng mga bihag ninyong ito. Kaya minabuti naming magpakita na at sumama sa inyo. Kami na ang bahalang tumulong sa mga ito doon sa may tumana. Napamura na lamang itong si Maki. Sa kanyang isip kasi, bukod sa grupo nila ni Butchok, mayroon pa kasing grupo ng mga kabataan ang sumunod sa kanila at hindi siya makapaniwala habang nakatitig doon sa tatlong mga batang mamamaslang na sina Duroy, Jumong at Nimpa, ang mga apo ng kanilang mortal na mga kalaban na mga Aguilario. Hindi makapaniwala itong si Maki na kakampi na nila ang mga ito at tuluyang nilayuan na ang kasamaan at niyakap ang kabutihan. Ilang sandali lamang, sabay-sabay nang muling naglalakad ang mga ito papunta doon sa may tumana. Lumipas naman ang ilang mga minuto, tuluyang narating ng mga ito ang tumana. Gulat na gulat pa nga ang mga taong nandoon nang makita ang kanilang grupo, lalong-lalo na. Nang makita ng mga ito, nakasama nila ang walong mga kalugar na kagabi pa nila hinahanap. Gulat na gulat din ang mga ito nang makitang puno pa rin ng pasa ang dalawang matanda. Agad naman na sinabi nitong si Butchok ang dahilan at nagpapaliwanag ang mga ito. Ang wika nitong si Butchok sa mga ito na sa mga pagkakataon na iyon, dumarami na ang mga taong lumalapit sa kanila. Gusto kong makausap ang namumuno dito sa may tumana. Ang anim na ito ay mga kasabwat ng mga rebelde. Bukod sa umaamin na ang mga ito sa amin, mayroon pa kaming matibay na ebidensya. At bukod pa nito, batid din namin na bukod sa anim na ito, mayroon pang ibang mga kasabwat sa mga rebelde ang nandirito. Binabalaan ko kayo, kapag hindi pa kayo umamin, mapapatay namin kayong lahat. Sa narinig ng mga taong nandoon, hindi na nagulat
pa ang mga ito dahil alam na nila kung sino-sino ang mga kasabwat ng mga rebuilde. Hindi naman nila kayang kantiin ang mga ito dahil na rin sa takot. Ngunit sa pagdating ng grupo nila ni Butchok at sa tingin ng mga tao, mapagkakatiwalaan ang mga sundalong ito. Nagkakaroon na ng lakas ng loob ang mga ito para sabihin ang lahat-lahat. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, dumating na din doon ang namumuno sa kanilang lugar at agad na nabatid na nito ang mga nangyayari doon. Kaya agad na wika nito sa mga sundalo. Maraming salamat at hindi ninyo pinatay ang mga ito. Kahit papano, mga kapitbahay pa rin namin at mga kamag-anak ang mga ito. Huwag kayong mag-alala. Makipagtulungan kami sa inyo. Dahil sa pagdating ninyo, nagkakaroon kami ng lakas ng loob para lumaban sa mga rebuilde. Sabihin lamang ninyo, ang aming magagawa at maitulong, nakahanda na kami ngayon. Pagkatapos, dinala ang grupo nila ni Butchok doon sa isang malaking bahay na nasa gilid ng sapa. Kasama pa rin ng mga ito ang dalawang matandang sugatan para siyang makapagpatunay sa mga nangyayari sa nagdaang gabi. Hindi naman ganun nakalala ang mga sugat ng mga ito dahil nagamot na ang mga ito nila ni Maki at nitong si Toto. Samantalang ang anim na mga nabihag nila, bumalik na rin ang mga ito sa kani-kanilang mga pamilya at tuluyang bumaliktad na ang mga ito. Binabalak na ng mga ito na tumiwalag na sa mga rebuilde at tumulong na sa mga sundalo. Pati pa ang ibang mga kasabwat ng mga rebuilde nang masilayan nila ang tagpong iyon, nagkasundo na din ang mga ito na tuluyang iwanan na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga rebuilde at makipagtulungan na doon sa mga sundalo. Thank you.